walang nagawa sa Steve Ballmer and Kawhi Leonard kundi madismaya sa kanilang pagkatalo laban sa Phoenix Suns ni KD, mga idol. Mayroon sanang tsansa ang Clippers na maipanalo ang labang yon kung pumasok lang ang free throw ni James Harden at kanilang madepensahan itong Phoenix Suns. Siyempre, yung technique dyan ay magdasal ka na lang na hindi pumasok yung free throw ng kalaban upang sila'y makapunta pa sa pangalawang overtime, ano? At yung sa panghuli, nag-ahawan pa nga si James Harden. In fact, mayroon siyang kakayahan na tumira sa malayo at may pasok pa sana yun at po pwede pa silang manalo. Gayunpaman, unang laban pa lang to at siguradong maraming matutunan itong Clippers sa labang ito. Especially ha, dikitan lang talaga yung kanilang laban, diba? So far, bigo ang Clippers na may panalo ang kanilang unang laban sa kanilang bagong bahay na Intuit Dome. Gayunpaman, isa pa lang to sa pinakamaraming laban na kanilang kakaharapin, mga idol. 1 out of 82 games, ika nga. Durant 25 points, Beal 24, Booker 15, Harden 29 points, and Zubac 21 points. No Klay Thompson, no problem para sa Golden State Warriors. Maayos na ginampanan ni Buddy Hield ang kanyang papel bilang panibagong shooter ng Golden State. Sa kanilang unang laban, siya pa ang leading scorer with 22 points, 5 rebounds, and 5 three-pointers. Ito'y sinundan ni Stephen Curry na mayroong 17 points, 9 rebounds, and 10 assists malapit nang mag-triple-double. Si Andrew Wiggins naman, 20 points, 4 three-pointers. At si Moses Moody, 15 points and 3 three-pointers. Nawalan sila ng isang sharpshooter pero marami naman ang pumalit kay Buddy Hield pa lang. Solve na ang naiwang posisyon o responsibilidad ni Klay Thompson sa kanila. Marami ang humanga sa naging performance ni Buddy Hield at kung ikukumpara daw sa performance ni Klay Thompson, aba napakalayo ng performance ni Buddy Hield, mga idol, ngayon siya ay nasa Golden State Warriors na. Hindi lang siya nakafocus sa pagsushoot, kundi marami siyang magagawa sa loob, mga idol, sa depensa, sa pagkuha ng rebounds, at minsan sa paggawa ng play. Ito'y maganda para sa Golden State dahil hindi na matatambakan ng trabaho si Stephen Curry dahil marami na silang maasahan patungkol dyan. Mataas ang ekspektasyon ng mga Pelicans fans sa kanilang kupunan kung saan mayroon silang panibagong malalaro na si DeJounte Murray. Siyempre, itong Zion Williamson ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang pangatawan. Sabalit kung saan nagiging smooth na yung takbo ng kanilang kupunan. Nako, itong si Murray ay tinamaan pa nga ng injury sa kanyang debut. Unang laban, out na kaagad si DeJounte Murray at inaasahan na mukhang matatagalan bago makabalik dahil nabasag ang kanyang kamay. Yes, mga idol, kinumpirma na yan pagkatapos ng pagsusuri o imaging sa kanyang kamay. Ibig sabihin nito ay magiging pilay ang Pelicans sa maraming laban sa pagsisimula ng panibagong NBA season dahil masa sideline muna si DeJounte Murray.